Ano po? Ano pa tayo? Ayun, dapat naman po tayo sa report ng ating mag-awad Sandy Martinez, ang chairman ng Transportation Committee. Palakpakan natin si Gagawad Sandy. Siya ang punong kapala sa mga naging problema natin dito sa transport. Siya rin o ang lead kagawad, kumbaga, sa road clearing ng barangay, road clearing ng kalsada at sidewalk, illegal obstruction, yan po sa ating main road. Siya rin po ang punong kapala din sa pagka may mga vehicle ng accident, siya rin ang inaatasan ko para magka-supervise, umayos ng mga kaso. Ano po? Nung nakaraan po, nakaraang linggo, February, ayun na, nagka-contact po tayo ng road clearing, sabi ng iba, maganda. Dahil yun, kung mapapansin nyo, dito sa ating sa barangay, nalipat yung tricycle, pati yung barangay na damay. Ano, nalipat yung terminal ng tricycle dahil bawal na nga po sa kalsada yung mga terminals. Wala tayong mga ito, kaya kung di kukupin yung mga SN Toda na tricycle. Andiyan po sila sa barangay, dito, pero dito po yung pinaka terminal po nila, dito sa mayroon dyan, kung madadaanan niyo po dyan. Diba? Tapos yung pinaka chambera nila, mga palima-lima ho, doon sa harap ng barangay. Eh, kesa naman po dito namin ilagay yung terminal nila, yung pinaka-chambera nila, may hirapan po yung residente natin na pumunta rito, maglalakad pa. Kaya mas magandang pinagbigyan na lang po natin doon sa terit sa atin sa barangay. Ano po? Noong mga nakaraan linggo, siguro dalawang linggo na, halos, nag-operate tayo ng libre sakay kayo from Fortune to Modesta. Simula mo ng 6.30, 7, 7.30, 8, 8.30, 9 p.m. Gabi-gabi po yan. Lunes hanggang Sabado. Dahil po, nagkaroon po ng problema. Sabihin ko na po sa inyo, nagkaroon ng problema yung Marikina sa San Mateo. Dahil yung pag-i-issue ng San Mateo ng para at least alam din natin yung lahat. Yung pag-i-issue po ng San Mateo ng pass-through sticker ay isang taon. Ngayon, yung Marikina po, pag nag-issue, isang buwan lang. Di ba po, hindi tayo? Ngayon, ang sasakyan, yung mga commuters natin. Kaya habang inaayos mo yung problema yun, tayo po sa barangay. Dahil siyempre, ayaw din naman po natin makasakit ng mga kasama natin sa anak buhay. Dahil ako, driver, sinuha ko. Diba? Na yung mga, kaya ako tayo nag-libre sa kayo ng 6.30, every 30 minutes interval. Para if kung wala akong masakyan yung mga residente natin, nandito yung barangay, ayun niya. Ayun niya sa sasakyan para ko hindi na mahirapan. Dahil yung mga nakaraang linggo po, ang dami po na natatanggap na reklamo, bakit daw hindi umakit yung hindi pinapakit yung mga tricycle, hinuhuli, yung tricycle ng Fortune. Ang naging problema ko dito talaga ang naging apektado, yung mamamayan ng Santo Niño. Ayun po ang isipin natin, mamamayan ng Santo Niño. Yung Fortune nagsiservisyo para sa atin para maihatid dito. At iskita rin po nila. Ganun din tayo sa San Mateo, mga tricycle natin, na pagka hindi po nakakasakay, manilang sumakay dito, nagka-tricycle, kaso yung nangyari, nagkakahuli yan yung magkapinampani. Pero inaayos na po. Andiyan po si Gagawan Sandy, na lagi nakaalala kung ano man yung problema ng transportasyon, lalo na sa tricycle. Ano po? Nakaalala yan, sa problema, kaya hihintay lang po natin, may hihintay lang po tayo na ano sa Marikina, na kung sakaling yung approval nila ay maging isang taon na rin, wala po tayong problema. Kasama mo ni Gagawin Sandy sa munisipyo para po may ayos yung problema natin sa pass. Ano po, sa passing through.
Ayun po, yung retiro po ang ordinaryo sa amin ngayon dituloy-tuloy. Kaya kada Martes po, hindi lang Martes, basta araw-araw, umiikot po yung barangay natin. Sa main road lang po muna, kaya sa totoo lang dito. Nung nakaraang, nakaraan nito, 2 weeks away at 3 weeks away, may natanggap tayo na sulat. Regarding doon sa, siguro, inaamag na yung kotse. Doon sa may Upper Magnolia, inaamag na yung kotse. Nung natanggap yung sulat, agad namin pinapakbakan yung plaka. Para at least, lumutang yung may-ari ng kotse para makausap. Ayan. Nung nakita, nung pagdating sa barangay, sabi ko, pinakita ko yung picture, ito yung reklamo sa'yo. Ito yung sasakyan mo, bawal at tagal na, inaalikabog na. Tinutubuan niya ng halaman sa ilalim ng sasakyan. Di ba po? Kaya lumagat natin yung nasa na yun. Yun o, kasama rin sa road clearing. Pero siyempre, dito nga po, tulad yung mga yan. Eh, hindi naman din tayo masyadong mahigpit, lalo na rito sa main road, dahil ay dahil sa mga inner street, dahil siyempre, yung iba mga sobrang nasasabyan. Pero talagang sa main road po, mahigpit po kami. Yung sa loob pa, nagre-reklamo doon, hintayin nyo lang po, pupunta ang kayo rito ng gawad saldi. Kasi hanggang doon sa dulo, meron ka ron, pinapot na yung kalsada. Ginawa lang nila yung panabago ng kalsada. Lumapas na nga sa drainage sa kanal, sinabi pa yung kalsada. Kaya siguro one of these days, pupunta ni Kagawad Saldi yun. Hintay-hintay lang ngayon. Ayun, yung sa terminal naman ng jeep po, sa totoo lang, yung pinaka-depo o yung pinaka-garahe ng jeep ay doon medyo malayo doon sa Chamberan. Kaya ang ginawa po namin sa terminal ng jeep, pumayag naman po kami na isa-isa lang na jeep. Doon lang po, sa may kanto ng waling-waling. Isang jeep lang po. Pagkaya ko nun na, saka pupunta ulit. Yung ano. Kasi wala rin doon. Kung pagpuntahin natin yung pasahero doon sa pinaka-terminal nila, napakalayo po. Hindi mo malayo. Kasi siyempre, mapapagod yung mga pasahero natin. Maglakad. Kaya pinayagan po natin na isa lang po. Isa yung pinayagan natin. Na tumanggal lang doon. Ganun din po sa SN Tonya 2 sa Riverside. Na doon naman po, dalawang tricycle ang pinapayagan sa bunga. Tapos yung iba, nakatago po doon sa may malapit sa basketball court. Para at least hindi masyadong pagka-entrance. Yung sa papasok na loob at hindi masyadong crowded. Ano po? Kung meron lang kayong problema sa mga nakaparada, tamad lang mo kayo sa barangay. Kasi kami naman, 02-875-8295. Dahil kami naman po, talagang umaksyon naman doon sa problema natin. Ano po? Yun nga po, basta po, anong hinagay po, anong problema, nandito lang po kami sa barangay. Ano po? Kung hahanapin nyo naman po si Kagawad Saldi, tuwing Martes ang duty niya sa barangay. Martes, nandun po siya, nag-entertain yung mga problema, tumutulong sa atin, sa mga mahumayan. Ano po, tuwing Martes, nandun po siya. Yun lang po, at ang report ni Kagawad Saldi, maraming salamat sa Kagawad Saldi Martinez. Trabaho mo natin siya.